Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at yung bagong updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa ni Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang desisyon po ni Alden Richards na palayuin o padistansyahin po itong sila Mamaten at ang kanya pong mga kasama, no? Misteryosong mga kasama nitong si Mamaten. Natatandaan po natin noong kauna-unahang concert pa lamang po ni Alden Richards sa USA, no? Sa San Francisco pa lang binanggit na ni Alden na sila Mamaten ay pasunod na. Kaya naman ngayon ang nag-aasikaso sa kanya ay kanyang mga kamag-anak sa US. Diba, natatandaan niyo po yun? Pero ngayon, nakailang concert na po ulit si Alden Richards, hindi pa rin po makita-kita sila Mamaten. Ano nga bang nangyari dito sa desisyon na ginawa ni Alden Richards? Meron nga ba talagang ayaw na madamay? Yan ang pag-uusapan po natin. At habang si Main Mendoza naman po, hindi na po binigyan ng kahihiyan. Ginawa na naman pong sugar mommy. Bakit kanyo? Ang mga Armin fans at mga toxic mainers, naghahangad pa ng mas malaking bayad sa kanila. Kaya naman ang ginagawa nila ngayon, ang mga endorsements ni Main Mendoza ay kanilang kinakalampag, tinatag po nila ng tinatag, sinusulatan nila ng sinusulatan, na baka naman pwedeng kunin si Panot at isama kay Main Mendoza sa mga endorsements. Yan po yung kanilang ginagawa sa kasalukuyan na nakakahiya po talaga. Pag-usapan natin lahat yan, sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Main at kay Alden, sagot natin yan sa ating araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna ako magpasalamat sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po ang pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung load ka nga nanonood ng mga video updates natin pero hindi ka nakasubscribe, nako, mag-subscribe ka na. At naririto po mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Doris Castillo. Sabi niya rito, "Hello Mr. Pinas, muntik na kasi naman, no? Sarsuela, yan, buti na lang. Madaling makapick up ano, si Main. Sinunod na lang ni Main endorsements niya, no? Ginawa ni Main yun, hindi para sa Sarsuela. Oo, Mr. Pinas, si Alden, producer ng concert niya, na nakikihati lamang ang GMA na mas malaki pang kita kay Alden. Natural, di ba? Magmadali umalis si Alden, miss na niya si Main. And two kids, ano? Sige nga, Alden, Main, mas magandang umalis na kayo sa showbiz. Tama, Mr. Pinas. Tayo magiging unang magiging masaya, no, pag ginawa nila yan. Si Mamaten naman, no, issue nyo, hi, nako, naman, pati ba naman si Mamaten, sa bagay nga naman, ano, kung sinong madikit kila Main at kay Alden, no, may issue kayo palagi, Mamaten, ano, tama ka, Mr. Pinas, no, sabi ni Alden, to see is to believe na lang, God bless, Mr. Pinas. Ngayon ko nga sila tatanungin, Miss Doris, Miss Doris Castillo, no? Sino ngayon ang pinagkakakitaan lang si Main at saka si Alden? Di ba? Kami, tayo, di ba? Tayo-tayo rito. Nag-humihiling na umalis na lang si Main at saka si Alden sa showbiz, di ba? Pero sila, hindi nila mapakawalan si Main at saka si Alden. Bakit kanyo? Kasi pinagkakakitaan pa nga po nila. Di ba? E tayo nandito lang talagang to purely defend Main and Alden mula simula hanggang ngayon. Diba? Yun yung intention natin. Pero sila, pera-pera lang po. Maraming salamat sa inyong komento. At ang atin naman pong ikalawang komento ay mula naman po kay Pieces67. Ano? Hindi ko alam kung anong tunay niyang pangalan. Pero yun nilagay niya dito. Sabi niya rito, mag-pray na lang po tayo for Main and Alden. Wala naman tayong alam sa buong pangyayari. No? Lagi po nating tandaan na may dahilan ng lahat na nangyayari. At kung ano man po ito, no, ay magkaroon po ng tamang kasagutan sa tamang panahon. At pagdating noon, no, di na natin mababawi at masasakit na salitang binitawan. O nga naman, ano, God bless us all, Main and Alden, stay strong. There's a way.
Who's With Me? Yun, maraming salamat po sa inyong komento at agree po ako sa sinabi ninyo na ipagdasal natin ang ipagdasal si Mayna at si Alden dahil nga po sa pagiging privado nila, hindi po nila ibinubulgar sa atin ang tunay na mga pangyayari. Lahat po ng ating pinagbabatayan ay yung mga nakikita lang natin kay Mayna at kay Alden, plus yung mga taong gumagalaw po sa gilid nila, dun po binibigyan natin ng reaksyon. Diba? Maraming salamat po sa inyong komento and God bless po. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Mila Cuevas. Sabi niya rito, good evening Mr. Pinas, point of view po, no? Na hanggat may time pa ay pahinga na muna sila. Balik na lang kung gusto pa nila, no? Sa tingin ko ay napaghandaan na nila yan. Matatalino sila at alam nila ang buhay showbiz ay magulo at walang katahimikan. Kaya hanggat may natitira pa ang nadignidad, ano? Para sa sarili nila, I think this is the right time for them to be what they want to be. Point of view ko lang po ito. More power sa'yo, Mr. Pinas, and God bless. More power din po, and God bless din po, Ms. Mila Cuevas. And tama po yung sinabi ninyo. No, sa panahon ngayon, ano, sa estado ni Mayna at ni Alden sa showbiz industry, ngayon na po siguro yung tamang panahon, ano, na kung ano man ang naisin nila sa showbiz na gawin nila, gawin na po nila dahil hindi po permanente ang showbiz. Kaya nga sabi ko sa inyo, talagang ang ipinagdarasal ng mga Alden fans ay umalis na si Mayna at si Alden sa showbiz para matahimik, no? At talagang matutukan na po nila ang tunay na buhay na meron po sila. Okay? Ngayon, puntahan po natin ang kalunos-lunos at talagang nakakapanindig balahibo na ginagawa po ng mga toxic Mayners at mga Armin fans. Ano bang ginagawa nila? Ang ginagawa po nila ay naninikluhod, no? Dahil sabi nga nila, kapag nagkaroon ng endorsement, no, itong si Panot, mas lalaki ang kita nila. Paano ba naman? Ito pong Dionat, sinulatan na po nila. Itong Bench, sinulatan na rin po na lang. Kulang na lang, pati yung mga lipstick na ginagamit ni Mendoza, sulatan din po nila. Alam nyo kung ano nakaka-visit sa kanilang mga sinulat. Ang nais po nilang gawin, isama po si Panot sa mga endorsements nitong si Mayna Mendoza, ang kapal ng pagmumukha. Diba? Ang kapal po ng pagmumukha ninyo dahil talagang hindi pa kayo, binabayaran na nga kayo sa paggawa nyo ng fake news, binabayaran na nga kayo, no, sa paggawa nyo ng mga marites kina Mayna kay Panot, ano? Eh, hindi pa kayo nakontento, ngayon gusto nyo pa isama itong si Panot kay Mayna Mendoza sa mga endorsements niya. Diba? Sino ba naman ang kumpanya, no, ini-endorse dito po sa mga ini-endorse na Mayna Mendoza ang papayag na isama si Panot kung alam naman nila ang magiging epekto kapag si Panot ay lumitaw sa kanilang mga ini-endorse? Wala. Okay, alam po nila yan. Kaya ngayon, Dionat, ayaw po ng may halong sarsuela. Nakita niya naman yung video ni Mayna Mendoza. Hindi po siya nagsuot ng anumang singsing, ano? Talagang purely, yung skin niya lang ang kanyang pinakita para po dito sa Dionat. Diba? Ngayon, ito po ang masasabi namin and mark our words. Kapag si Panot ay pinilit nyo pa na puntahan na naisama ng endorsements, no, ni Mayna Mendoza, magsama sila sa isang endorsements, yun ho ang simula ng pag-alis ng ini-endorso ni Mayna Mendoza sa kanya. Maniwala po kayo sa akin dahil wala silang ibang gustong isama rito kundi si Alden Richards. Si Alden at saka si Mayna po kasi ang may kapangyarihan namang sold out. Wala nang iba pa. Okay? Ngayon, punta naman tayo sa sentro ng ating mga updates. Alam kong natatandaan po ninyo, noong unang concert pa lang po ni Alden Richards, eh binanggit na po niya na pasunod na sila Mama Ten. Di ba? Alala niyo po? Pasunod na sila Mama Ten, kaya in the meantime, ang nag-aasikaso sa backstage kay Alden Richards ay kanyang mga kamag-anak. Okay, nakapunta na siya ng Chicago, na ngayon po ay nakapunta na naman po siya ng New York, nakapunta na rin siya ng San Francisco. Wala. Non-appearance po si Mama Ten. Ano hong nangyayari? Kaya naman kami ay naglibot-libot na rin dahil hindi nga namin makontakt si Mama Ten. Ano? Naglibot-libot na rin po kami sa iba't ibang mga social media platforms, no? Ang patungkol po sa usapan dito. Ngayon, ang napipisil po namin at ang dami pong nagsasabi, no, na itong si Alden Richards ay nagdesisyon na palayuin, padistansyahin na lang muna sila Mama Ten. Kung si Mama Ten lang ang nandodoon sa USA, kung siya lang ang nandodoon, talagang maya't maya nasa tabi yan ni Alden Richards para asikasuhin si Alden. Pero nagsakripisyo si Alden Richards, no, na asikasuhin ang kanyang sarili with the
his family, no? With his family effort nga naman sa pag-aasikaso sa kanya sa concert. Pero si Mama Ten ay may ibang inaasikaso sa US. Alam ni Alden yan. Ngayon, ang tanong ko lang dito, sino nga kaya ang misteryosong mga o kasama, no, ni Mama Ten sa US? Kaya hanggang ngayon, pinadidistansya siya ni Alden Richards. Sana nga matapos na ang concert ni Alden ang siya ganun, magkaroon naman ng pribadong oras, no? Itong si Alden Richards at ang mga kasama nila Mama Ten. At kung mapapansin nyo, sa mga pinapost ni Alden Richards, hindi po talaga kasama sila Mama Ten. Kaya nga, kami ay na-excite din. At again, sabi nga ni Alden, to see is to believe. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.